Para kanya kabadang, pero ito, wag na natin patagalin. Game number 2 ang mag-uumpisa na dito. Again, this is the game number 2 between Sunspark and Execration. Una nakakuha ng panalo dito is Execration. Yes. 1-0 na po. And still, the first ban is Kimi. Ayaw talaga nila pakawalan si Kimi. Yes. Pangatlong series na, walang Kiming lumalabas. Walang Kimi. Autoban. It's like, yun nga, snowball potential na nangyari dun sa Lilia. And also, Sunspark recognizing what Alilia can do, binana nila kagad. Binana nila. So, ito ha, nabana ni Lilia, ano sa tingin mo pinaka-closest na pwede nila ipampalit? Ay, depende kasi yan, prope. Kasi, if they're gonna still gonna go on the four-man rotation na ginawa nila kanina, kailangan mo ng isang burst. Okay. So, coming from like, yung Kimi, katulad, or at least din ang Lilia, there's no other hero na pwede kang makapag-burst eh. Kumbaga, ang habol mo kasi dyan for the Lilia is fast rotations. Fast rotations. Diba? Kumbaga, you get the first tier, one turret kagad, then go for the objective goal. Possibly, diretso. Ginawa nga nila, diba? Kinalahati pa nila yung buhay ng second inhibitor turret. Then, they went towards dun kagad sa turtle. Sa turtle. Yes. Sabay, right after nun lumabas yung turtle sa bottom, dumanan sila ng buisit. Diba? Totoo yan. Eto, kita naman, first pick dito, this might be a chew para sa akin. Oo, kasi ano lang yan, most of the time, you always want to have a Cho or a Kaja as your first pick. Pero we'll see. Itong nakakaano dito, no? Kung if you're gonna be playing on a different rank game, most of the time, they always wanna pick a marksman like a Claude. Pero Claude dito sa MPL Season 4, dito mo makikita na they don't need your like certain marksman like Claude. Oo, ganun kaaga. Hindi agad nila nilalabas yung panggulat nilang baraha dito. Eto, this is a double, possible double fighter setup para sa Sunspark. Tanggalan na natin, we have this Chew. Alam natin, capability ng Teresa to clear the waves. Mukhang kukunin ata to ng Sunspark. And of course, they have the power grok dito para naman kay Chuck, no? Yes. And Terisla, as you can see, priority ban siya ngayon dito sa MPL Season 4 na rin. This is, actually, this is just the first day. Pero as you can see, most of the team is using Terisla. Priority pick. Priority pick as well. Isa rin kasi ito sa mga hero na may mabibilis na wave clear. Tama. Ito, sagot naman dito ng Execrate. Esme and Selena pa rin. Okay. Selena. Mukhang magandang pick pa rin dito. Pero gusto ko yung double fighter na pinakita dito ng Sunspark. Kung paano nila ipapasok dito. Is this a most likely, ano na to, no? Tank Cho na to, no? There's a possibility. Possible, no? Or possible, katulad ng ginawa on the previous game. If you actually watch Onic PH, they use the setup ng sustainability. Having the Estes. Estes. So, pagka ganun kasi yung certain lineup mo, you always want to win the early game. Yun ang sinasabi natin. So, tignan natin dito kung mayu-utilize nila dito. Given yun nga, sa Onic PH nga, they actually use that kind of technique. Ganun din kaya yung dala ditong baraha or dalang alas dito ng Sunspark. Yun ang sinasabi. Pero ito, kanina, nagkaroon tayo ng 3 fighter setup. Pinakita naman Sunspark, pwede rin namin gamitin to. Mukhang tutuloy yung Sunspark sa 3 fighter setup plus sabay double mage. Actually, nangyari kanina ito, diba? Feeling ko eh. Pero Geekfam versus SGD. Tingnan natin kung paano nila magkakaroon ng yung trend ng ng meta lumalabas eh bago talaga dito and still ban ang Lunox. Alam nila eh, sabi nila magdo-double mage setup ata to. Tanggalan na natin ang Lunox. Okay. Gusto ko yung ban ng Execration dito, last ban for them and fourth pick para sa side ng Sunspark. Eh na nag-isip sila. Hala. I think they will be banning a fighter dito possibly since wala pa namang fighter dito for Execration. But, well, ito ang surprisingly dito, Leomord, hindi masyadong pina-prioritize ngayon, Prof. Oo, hindi masyadong hindi kasi pinapatagal na yung laro eh. Oo, totoo yan. Diba, pansin mo, gusto nila yung fast game dito, pabilisan lang tayo. Kung hindi tayo papaharangin dito, why not ituloy lang natin objective? And there you go, Franco, last man for the Sunspark. And fourth pick, kailangan nila pumik dito. Feeling ko ng mage ba to? Mukhang magbabago sila eh. Kasi naban si Lunox eh. Plan nila dito is a double mage setup sabay 3 fighters. Mm-hmm. Ngayon, kailangan nila kumuha dito. For me, kailangan nila marksman dito. Marksman and... So, are you saying na they don't actually need a tank? Since yan na yung pinaka-tank mo. Those 2 fighters were your tank. So, if you're gonna be picking like dito, yan, a carry, or if ever kukuha pa sila ng mage dito, what would you think would be the best? Or last pick pa rin tayo ng tank? Kagura or Kadita. Pwede. Possibility. Kung it's like a wombo combo nga lang, 'di ba? Parang yung penalty zone going doon sa natin rough waves, dire-diretso na lang. Pero syempre, hindi naman madalas nangyayari yung wala naman nagdidikit-dikit diyan sa mga natin, sa mga players natin. Pero dito, para sa side ng Execration, yun na nga. Yun na. Sabi, okay. hindi daw pinipick, pero yun. Yung sinasabi natin, Estes. Tingin mo ba that Estes pick would be deny pick? Hindi. Hindi yan deny pick. Talagang pinlano nila yan, kakabit dito ng Esmeralda.
Possible, possible. Diba? Kasi pagka kinuha pa nila tong ano, kinuha pa nila tong Estes sa side ng Sunspark, makukulangan sila ng damage dito. Okay. Yes, we have sustain para tumagal sa laban pero wala tayong panapos. Kumbaga yung punchline nila. Puro setup tayo, walang punchline. Hindi sila makakapitas dito. Yes. Now, pinick nila dito, mage nila is yung Gusion to burst someone sa backlines ng Execration. Lineup wise, kanino ka? Lineup wise sa akin dito, if Execration could still win the early game, I'll go for Execration dito. Doon ako sa Sunspark muna. Dito ako sa Sunspark. Okay. Tingnan ko kung paano nila pagaganahin yung... Kasi challenge sa mata ko dito yung 3 fighter. Uh-oh. Gusto ko yung pick nila 3 fighter dito kung paano nila pagaganahin. Again, sa usual pick or usual lineup hero, ika-counter nila tatlong ano. Then yung biglang sudden change nila na lineup nung binan yung ano. Yes. Yung Lunox. Pero syempre, Sunspark, they have the Gusion. Oo, yun. Ito yung hero na hindi naglalaro ng lugi. I mean, kumbaga, hindi kailangan niyang mag-snowball to be able to make an impact sa laro. So, kung magagawa or may-utilize dito ng Sunspark to win the first 5 minutes of the game, they could definitely win the entire game. Kasi it's because all about the carry. Oh, alam mo naman yan, marksman is still a marksman. Pero syempre, yung pressure na ipapakita dito ng Execration, given na meron sila dito, like the grab, syempre yung Selena pa rin natin na sobrang on point lahat ng mga trap. Yung mga araw niya. Pero ito, pakilala ko muna dito, on to the blue side, we have the Team Execration ang gagamit ng Grak. Of course, si Chaknu. Learnmore naman para kay May Pakbet using the Esmeralda. Zapnu for the Selena and Sire ang kanyang Estes. Yes, meanwhile naman dito, sa Sunspark, Rafflee siya gagamit dito ng Chorin. Enzo naman dito sa carry and as well Tamus kay Fusakan JP para naman sa kanyang Gusion and definitely last but not least kay LVJ para sa Terizla. And gangster mode na naman ang Team Execration kanina kinakat dito counter invade ang papakita dito na Execration kasi alam nila eh buff dependent si JP dito ang kanilang Gusion hindi tayo pwede magpadarag. Kailangan ko kukunin to as early tinamaan dito ng arrow coming from Zapnu ngat-ngatin in the first face slot. Pinatikim lang palang blue that's only a trap. Sabay kumagat sa pakagat. Kumagat nga talaga sa pakagat. Pero dito naghahabol pa rin. Nakuha nila yung blue buff dito. Fusakin low on life. Pero makakatakas pa rin naman. So, KLVJ, namamaga na siya dito. Mukhang out na muna si KLVJ. Sprint out palabas. Sabay backs out naman si Chaknu. Gusto ko yung panggagangster ni Chaknu. Yung on point na stun coming from Zapnu. The Zap and Chak connection. Pinapakita nila. And the crab. River Crab goes to the side of Execration sa top lane. Ayan, no? Yes, well, definitely, tama yung decision making na ginawa ng Sunspark. Kasi nung nag-invade dito yung Execration, the only thing na kailangan mong gawin is to counter-invade. The only difference na nangyari dun sa laban na yun is the arrow hit. Alam nila eh, sabi nila, sige, pakuha mo lang, kunwari nga hindi natin papalagan, pero Zapnu is there. Another arrow setup, medyo hindi lang tumama dito, pero apat na naman ang Execration, barangay. LVJ, napapalibutan ka na, mukhang susuko ka na ba? Penalty zone sa loob ng Torin. Gusion! Namatay na dito, grabe naman palitan. 2-for-1 exchange, pero hindi pa tapos. Kususunod pa ata si Sir, takbo na. O yun, mabilis tumakbo kasi may kapa eh. May kapa, talaga. Pagka nakapabilis. Takbong ninja. Pero yun nga, sinasabi natin doon, Prof. It's all about the Gusion on the first 5 minutes of the game. The early stages of the game, kailangan magkaroon ng difference. Though, na first blood pa siya dito, ah, nakabawi. At least nakabawi na dito yung Gusion. Ayun na, nag-aabang na dito, Chak. No, mabiburst pa ata dito sa bottom lane. There you go. Chak is down. Pero buka pa dito. That's a double kill coming from JP. Tinawag na ang kabayo dito, Barbiel. Rafflesia, kinakabayo dito. Hinete, mamamatay pa ata dito si Rafflesia. Pulado, power tower coming from JP. Triple kill na, susunod pa ata. Apat! Apat nga naman, Zap. Nung tumakbo ka na, naghahabol na dito ang Sunspark. Hindi nyo kami tatawagin Sunspark kung hindi kami mapasok sa loob. Grabe naman pagpasok dito sa loob. Sabi Mukha ba? Mukhang gusto ata dito. Mahabol si JP. Humahabol dito. Alam naman natin, pag humahabol, medyo masakit. JP, medyo out na ata. Disengage. Discipline. And that's a very good comeback all the way coming from JP. Having the first blood plus 6 kill under his belt. Oo, and ano ha, yung ganun nilang clash nun, enough time or good space ang na-provide neto para sa carry yes. Kay Renzo. Ayan ang magiging problema na. And still, makukuha pa nila dito ang turtle. Naka 3-6 pa rin, pero turtle para sa side ng Sunsparks. Yes. So, tingin mo ba nakuha na ng Sunspark dito yung parang, this is their first match. Kanina, eto na kaya yung talagang capability ng Sunspark coming like from the no limit. Ito na yung ano nila. Possible na bibreak, sabi nila. Kumbaga, nag-init na sila. So, yung diesel kasi yan eh. Oo. So yung carburetor niya, kailangan mag-init muna para
gumaw. Eto, pwede natin contest. Ay, wala. Walang contest na River Crab dito. Still May holding ang kanyang linya dito. Sabi niya, eto lang trabaho ko. Hawakan ko lang itong linya to, guys. Kayo na bahala sa ibang linya. Huwag lang kayo magpapapitas. Huwag lang talaga silang magpapapitas. Yun na, sinasabi natin. Pero dito, mahuhuli nila dito si Gary Fusaken. Pwede bang uuwa ka yata dito? Napapalibutan ka na ng buong Execration. Bang! Mapapalibutan ka dito. Pero still buhay. Tower double plus kill. Hero. Double kill coming from the side of Execration. Anong sinasabi nyo na diesel kayo? Diesel din kami. Diesel din kami. Medyo nagpainit lang din kami ng konti rito. Pero maganda rito, Prof B. Almost pantay dito yung dalawang team natin and we're really showing a very good fight dito sa laban natin. Yun ang sinasabi na natin na napakaganda ng palitan dito. Titignan mo objective 1-1 pa rin pero nakakuha ng ng turtle to. Still kung titignan mo yung gold dito, almost dikit kahit nakakuha ng turtle. Binawi dito ni May yung team niya which is getting the double kill kaya medyo umangat ang gold nila pabalik dito. Still burst up. Kel-BJ penalty zone sa tatlo! Sa tatlo nga naman dito pero dadating yung kabayo pero makakapatay nga ba dito si May pero tatakbo na lang muna. Sino pa susunod? Fusak and low on life. Ahabol sila sa may bandang loob. Masyadong godlike JP! Dito si JP. Sino pa kaya ang susunod? Makakatakas nga kaya? Mukhang makakatakas ba daw? Kalas-kalas muna buong Execration dito, kanya-kanyang takbuhan, takbong magdanaka, walang lilingon, patay na, grabing palitan, it's 2-for-1 exchange in favor of Sunspark plus objective sa top lane. Item check, kung titignan mo, going naman sa ating endless battle, etong si Carry. Yes, and a very, very good item choice dito coming from JP, getting the necklace of durance as his first item. Alam mo naman yung anti-sustain. Yes, anti-sustain all the way from, syempre, nandito, nandyan yung Esmeralda, nandyan din yung Estes for the healing. So, yung palang negated na kagad. Oh, sabi na, wag na natin pahirapan sarili natin kung kaya natin kunin yung durance. Let's do it, mga sir. Wild charge coming from Chaknu. Chaknu is down. Zapnu might go down as well. Grabe naman pagpasok dito. Raflesia kinokontrol. Si Pakbe, tamang Shunbo, Way of the Dragon. Si Zapnu. Focus fire. Namatay na si Zapnu dito from the backlines. Di pa tapos yung bakbakan. May, sinasalo lahat. Kinakabayo na ang tropa. Kinakabayo yung tropa. Pero double kill na naman si JP. May susunod pa nga yata. Pero siya kanya na nga yata. Nakatutok ang buong camera. Dahil siya na lang yung natitira na umuubos pa sa Execration ngayon. Grabe. Kanina triple. That's a second triple kill. Kay JP. Yes. Tama, no? Exactly. Grabe pinapakita. 10-1-3 ang kanyang stats. At yung 1 na yan, yan pa yung first blood first niya. Blood. Sabi niya, pinatay niyo ako, tapos kayo. Nakaipon na ako eh. Kumbaga, kay Baron yan, nahanap niya na yung sabaw. Nahanap niya yung sabaw. Nahanap niya dito ang sabaw. Ang daming natutunaw. Oh. Kaya na, tama na, chill na naman dito for both side Execration. Kailangan nila pag-usapan dito. Sabi niya, hindi na umuubre yung 4-man rotation na. Yeah. Sabi niya, hindi na umuubre yung 4-man rotation natin dito, pack baits. Kailangan na natin pag-usapan ano dapat natin gawin. Anong sa tingin mo ang napag-usapan nila dito? Pero para sa akin dito, medyo nawawala na ng impact dito yung Selena. Selena. Hindi naman ganun kumukonek compare sa mga arrow ni May. So kailangan nila pag-usapan. Tapos na ang power spike ng Selena dito sa larong ito, kailangan nila lumabas si May. Yes. Well, not necessarily lumabas si May. I think they really need to find a very good spot muna na medyo makapag-farm. Kaso nga lang kasi, winning the late game dito, it's gonna be hard for them since they have the carry. Oh, plus, given si JP, well-farmed na Gushon. Oh, 10-1. Alam mo, ikaw, Gushon user ka, nakikita ka to doon. Oo, dito matama yung dagger ko eh. User lang, hindi naman sinabi magaling eh. User lang naman, yun ang problema doon. Yung early snowball potential dito ng Gushon is naibigay na. Yes. Naibigay na. Ngayon, ang kailangan siguro, patagalin nila like around 12 minutes. 12 minutes? Medyo tricky kasi napatagalin yung laban, to be honest with you. It's all about... Sa carry kasi. Kung iisipin mo winning condition dito for Execration, they really need to find a very good target coming from the Abyssal Arrow. Or makakuha sila rito, like, ma-burst nila kagad si JP. Oo. There's no way around it. Kumbaga, ma-burst nila dito si JP, then they go to another target like the carry. Kanina, sinubukan nila eh. Oh. Pero pumalag eh. Pumalag si JP medyo... Actually, munti ka pa siya mamatay doon, pero nakapalag. It's all about, kasi medyo maano na yung, yung spellbomb yata nung Gushon natin. Nung Gushon, medyo may spellbomb na bumabalik at bumabalik lang yung buhay niya. Kailangan nila pag-usapan dito. And hindi rin nagiging effective masyado as of now yung Esmeralda. Mm-hmm. Yun ang magiging problema nila. Plus, yung Estes, alam naman natin dyan, ang alaga niya is si Esme. Oo. So, yung alaga ko hindi nagiging effective. Kailangan nila pag-usapan. Sabi nga nila, di ba, merong saying na pagka yung alaga mo, hindi mo maalagaan,
Oh. Might as well lumipat ka ng ibang pwede alagaan. At baka sino mas mag... inaalagaan mo, bro? Hindi, I mean yung Estes. Huh? Yung Estes ah, pinag-usapan natin. Estes nag-aalaga sa Esme. Okay. Nasa Mobile Legends pa rin naman pala tayo pinag-usapan dito. Natin. Okay. Pero babalik na muna tayo sa laro. Baka kung saan pumapot tayo usapan. Eto na. 9:40 na natin score. 7 minutes. Momentum nasa side ng Sunspark. Anong... ano sa tingin mo parang gawin dito? And yung crack hindi masyado naging effective. Nagga-gangster eh. Nagga-gangster nga dito si Paring Jackdo. Pero I think yun lang talaga. They really need to find a very good pick-up and mm-hmm. siguro i-maximize nila kung magkaroon ng little or to none na medyo pagkakamali dito on the side of Sunspark. Pero para sa akin dito sa side ng laro na to, it's all about Sunspark ngayon. Sunspark ngayon. Ito na, pumapasok na naman dito. Alam nila, nabuhay na ang turtle dito. Wala munang contest. Alam nila, oy! Oh, ito JP! Na, Blue. JP, pumapasok na kikipakbakbaka dito. May sprint out na muna. Out na muna dito. Penalty zone! Penalty zone naman mamatay dito. Si Zapdo may susunod. Pumasok dito si Pakbet. Sino JP! Pa susunod? Pero napatay nila dito si JP. Pero patay din dito yung ating Leo board. Sino kaya ang susunod? Tignan natin, susunod. Mamatay na tropa sustain. Natin. Tano, sustain coming from Estes. Hindi sapat to para sa tropa dito. Napatay na dito. Shutdown na coming from Jackdo. Bout na muna. Hindi, Pakbet! Mainit na mainit. Bago lutong Pakbet, papalag naman daw. Ayan. Papalag nga naman talaga. Pero dun sa may bandang top lane, Renjoy is actually having the time of his life. Nakakapag-push and farm siya at the same time. Nakakaipon na. Sabi nyo mamaya, bibili ako mansyon. Pwede nang bumili talaga ng mansyon. Pero tingin ko, I think medyo it's a good start then from Execration yung nangyari na yun. Na-pick off nila doon si JP. Nakuha na nila. Sabi na, na-stop na natin yung momentum ni JP dito. Then let's try to compose. Alam mo, compose na natin sarili natin kung anong dapat gawin. Face check coming from La Frisia dito. Alam niya yung mga galaw ni Chuck. Sabi niya, mahilig si Chuck dito magtago sa damo eh. Oo. Diba? Para sa amin, may interview dito, magtatago yan dito. Magtatago nga talaga yan. Pero, kidding aside, kung titignan mo rito, Prof B, para sa akin, they're gonna be going for the Lord. So, paano mo sa tingin didepend or iko-contest ng Execration ngayon ang Lord? For me, kailangan nila ibigay. That's only a level 1 Lord. Level 1 Lord lang, ibigay na muna natin yan. And kasi, they're fighting 4v5 dito, bro, Bia. Oh. Mind you, dahil yung Teresa natin, pero dito si Raflisha na papasok sa exec. Eto na, pumasok na dito. Hold that to, matay na ang kanilang show. Pwede naman daw pumalag. Buong exec, eto na, comeback potential na hanap nila. Yung sustain. Napapalimutan na natin dito. Fusakit, might go grabe down. Sunod-sunod na pa, triple kill. Pwede naman daw gawing apat dito. Mamamatay pa na si KLBJ trying to sustain himself. Penalty zone. Pero walang follow-up damage. Ang dami rin kakabakbakan. Sayaw, sayaw. Grunk is down. Ang tagal nila yung pabagsak. KLBJ, mga dalawang baro na sila nagbabakbakan dito. There you and go. Team wipe is down. Team wipe out. Yun ang inihintay nila. Pasok na pasok yung heal. Bayad na bayad. Yun yung talagang healing galing na pinakita ni Sire. Yun diba? Ang sinasabi niya. Kumbaga, na ano nila yun, na-sustain nila yung burst damage coming from KJP and as well with Renjo. Ayun. Oo. Ang gusto lang ata dito ng exec, i-reset lang eh. Pero nung nakita nila misposition, pumalag na. Well, given din kasi that Lord fight, actually, there's a possibility na baka fake Lord yun. Oo. Ang difference nga lang kasi, hindi sila lima doon. Yung nakahiwalay doon, if I'm not mistaken, it's the Terisla. Terisla nasa top. Nasa tinakbo niya eh. Kaya kumbaga, siya yung naiwan eh. Oo. Isipin mo, kung gaano katagal siyang pinatay sa gitna, what if kung nandun siya sa mismong Lord yun fight? Yun lang, yun yung sinasabi. Iba, magiging iba yung resulta noon. Hmm. Pagka nandun siya lima doon. Pero tingin mo, tama ba na hindi lang tinuloy ni, ano yun, ni KLBJ yung push sa top? Kasi open siya doon eh. Open siya doon. Well, kung itutuloy mo kasi, Terisla kasi, yes, kaya niya mag-wave clear, pero mabagal ang attack speed. So definitely, hindi niya rin mababasag yung tore. Hindi siya naman katulad ng mga Cho natin, yung mga fighter Cho, or pwede rin kahit Leomord, na mas medyo mataas yung attacks, output damage on normal attacks. So hindi pwedeng niyang i-push yun. It's all about the wave clear. Kumbaga, hinihiwalay lang niya. Kumbaga, sideline pushes lang yung Terisla. Pero yun na nga, dito, Lord will be onto the middle lane. Kukakatok na sila. It's gonna be Execration. Sunspark dito. Tignan natin kung paano nila didepensahan ngayon to. Biglang bumabaliktad ang momentum para sa side ng Execration. Binibigyan sila. Bang! Muntikan tamahan si JP dito. Si Chakto, masyadong malalim. Masyadong kamalalim, Chakto dito. Tignan natin, Raflisha pumapasok. Hinatak, penalty zone sa apat! Penalty zone sa apat! May susunod pa nga yata, Renjo. Masyado lang malakas. Pumapatay Pusakin! Pa. Pusakin nga talaga. Pero dito si JP. Bursting niya dito yung Leomord. Pero wala na yata ang matitira. Si Zapnu na lang ang susunod pang ayata. Susunod na nga, triple kill para sa side ng Sunspark. Pero kapalit neto, ang tier 3 tower sa middle. Is that a good exchange for Europe? Para sa akin, good exchange yung Prof B. Kasi yung kaya nila rin mag-counter dito ng Bazaar.
Tama. Aabot yan onto the tier 3 inhibitor turret dahil ang mabubuhay lang naman dito is the tank and the support. So kaya nila tong basagin. Hindi ko lang sure kung gogawin pa nila to all out, pero most likely hindi because the Tamus and the Terisla is not on the middle. Pero dito nilagyan ng pader ni Chuck. Di naman naman, Chuck Black is upcoming from Execration and disengage ang buong Sunspark. Sabi niya, out na muna tayo. Medyo nakakabalik tayo sa larong ito. We have this marksman. Yes. Alam natin sa late game lamang tayo. Ayan, kung titignan mo naman yung gold swing sabay yung XP swing naman, bumabalik na naman sa Sunspark. Medyo up and down pero naman Fusakin. Dito. Fusakin, medyo ginagangster ng buong Execration dito. Naiwan ka, sir! Fusakin is down. That's a questionable position coming from Fusakin. Actually, wala na siyang choice. Medyo na-caught off guard siya doon. Tapos wala na rin siyang reason para makatakas doon. It's because Pac-Bet is already trying to burst him down. Pero dito, isa, patay dito yung si Fusakin. Will they be? Nakita mo naman yung Chuck Black na sinasabi mo. Oh, the Chuck Black is real, mga sir. Kung titignan mo, pressure sila doon sa bottom kasi alam nila lamang yung wave clear nila doon sa top. Yes. Good call para sa side ng Execration. Ngayon, kailangan pag-usapan ng Sunspark dito. Kailangan natin sama-sama, for me ha, kailangan natin sama-sama bigyan natin ng magandang positioning dito ang ating Karuishi si Renzo, and wag tayong magpabaya sa mga mispeak off na yun eh. Ang laki na naging ano doon, naging malaking effect impact dito yun, yes. Malaking impact yun, kailangan na pag-usapan, sama-sama na, harapan na to. And Terisla going in, alam na nila dito, mag-isa ka, KLBJ, mukhang kababakbakin na dito, tamang out na muna, disengage ba? Chuck Black na naman pinakita coming from Execration. Yun na nga sinasabi natin dito. Pero na-spot out sila doon na nakatago. Though, nagamit yung, ginamit yung penalty zone doon. Pero yun na, definitely this gonna be a stalemate in between the two teams ngayon up until lumabas yung susunod na Lord. Kumbaga, either way of the team, pag na-caught off guard ka, there's a possibility na matalo ka. So, it's all about discipline na ngayon tayo, Proby. We're heading towards the late game. Kung paano i-utilize ng bawat team yung late game advantage ng bawat isa. Ayan ang sinasabi natin, yung late game advantage ng bawat isa. Still, kung titignan mo ha, magandang pressure yung nangyari dun sa top. Ang mahirap dyan, pag pinabayaan nilang top dito, mabubutas yon. Yes. Or pag de-defend nila yung top, kukunin yung Lord. Yan ang pamimili kay top o Lord para sa side ng Sunspark. Kailangan nilang gawin to as early as now. Ena, papalag sila sa Lord to. Ay, sabay post. Tingin ko talaga, kailangan talaga nilang i-contest to. Kasi medyo yung kumbaga, mahihirapan silang mag-defend, to be honest. Oh. Pagka nakuha pa ng Execration. Butas kasing mid nila eh. Macho na yung minions natin dito. Then, nasa 1-4 nila yung buhay doon ng top lane. Mm. Kailangan nila i-contest to para sa side ng Sunspark. Yes. I just want to comment din dito si Siri. I mean, in regards with the Estes, sinusubukan siyang habulin ni JP onto the back lanes. Medyo yung positioning niya laging on point, na hindi siya mahuli doon. And given din kasi yung maganda rin yung pag-backsout ng mga tank. Ni Chuck, no? Talaga magandang pagtatago dito ni Estes, yes, from the backlines. Ngayon, sa clash, feeling ko magka-clash to eh. Sa clash na mangyayari dito, sino yung pinaka-kailangan nila i-pick off dito aside sa Estes? Kung sakali hindi nga mapasok ni JP eh, nung Gusion eh, yung Estes eh. Ano sa tingin mo kailangan niya iliko? Sabi hindi ko kaya ito pasukin kasi 1-1. Possibly, it's a Selena. Selena. Is it are either of the two naman. Kasi definitely, Leomord, kung kaya nyo i-burst down, number one priority yun. Kaso, hindi, kumbaga, ang Leomord is, police nga yan eh. Oh, late tigalinis yan. Tigalinis yan. Late yan lalabas. It's always about Chaknu and Pakbet na papasok. Silang dalawa talaga yung frontliner. So, kung malalampasan mo somehow yung wall na yun ni Chaknu and as well with the Esmeralda, there's a big possibility na mapasok mo yung backlane, which is Zizire, which is yung Estes natin. Diba? Yung kumbaga, dun sa previous fight na nanalo sila, though it's a 4v5 matchup, hindi sila namatay dun. It's all because the Estes. Oo nga. And, pero ha, ito, kanina, yung 4v5 nila dun, ngayon 5v5 na to kasi sasama na si KLBJ, yes, dito sa Lord. Ito na yung 5v5. Kung magbabago ang resulta sa bakbakan dito, ito, they're trying to bait the Lord. Kiel, tamang duda lang sa damuhan. They want to get the vision. Ayun, advance coming from Kiel. Sabi niya, pre, walang lumiliko dito sa Lord. Wala munang papasok. Zone out. May mata dito kay May. Tinan mo, focus fire lang si Kiel. Sabi niya, umuwi ka. Pinapaglitan tayo ng mama dito. Sundot dito. Palong maso. I think this is only a trap from behind. Ang barangay dito ng Execration. Inuhold si KLBJ. Yun na nga ba, KLBJ. Makakatakas ka kaya. Pero nakapag-penalty zone sa tatlo. Sustainability. Pero makapag-sprint patakbo. Pero makakasipa pa dito. Pakbet. Pero Chuckno will also go down. Down na po si Chuckno dito. Hindi para po sustain coming from Sar. Namatay na ang kanilang show. Pwede naman sundan. Fusakin. Pumapasok dito. Impierno. As hell na nangyayari KLBJ. Medyo pulado dito. Pakbet. Nasunog ka dito. Misposition coming from Execration. Kung sabi nila, Kiel, that's a good bait. Pumunta sa likod. Pero si Chuckno nahuli sa kabilang banda. Finocus fire siya ng Sunspark. Sabi nila, wala si Chuck.
wala yung kanilang frontline. Pwede nating gawin. JP? Na yun, namatay na rin dito si May. Ang problema dito, nakukuha DC sa free Lord. And mind you, they have this carry. Lord exactly. Plus carry, medyo iba na. Masyadong mabilis tumunaw ang carry ng Lord. Alam naman natin lahat yan. It's one of the marksman na kayang-kaya. Even yung katulad, yung tank, masyadong tank ni Jack. No? As you can see dito. Pero para sa akin dito, Prof. Seeing here with the Estes, with the fleeting time, kumbaga, para sa akin, it's all a complete lineup. Ang nangyari lang sa kanila doon is medyo off position sila kasi naiwan doon sa may bandang Lord side yung Estes natin and as well yung si Pakbe. Pero nasa bandang base nila or nasa kabilang side naman yung iba. So medyo malayo. Uh-huh. Tapos nung nagback yung somehow yung Sunspark. Bumalik si JP papunta doon kay kay Pakbet. Eh. Tsaka gusto ko yung call doon ni Kiel VJ. Sabi yes. niya, pre, ako na babakbak dito. Eto na, tumalo na dito ang tropa natin. Sabay setup lang pala. Coming from Sunspark. Pagtalon dito, Phantom Steed. Nilabas na rin dito. May, medyo nakakabakbak at sustain. Coming from Sun. Namatay doon sa double kill. Coming from tropa natin. Gushan JP is doing it. Mga sir, now, Grak Chuck is down. 3 down para sa side. 4 down naman para sa side ng Execration. Umiiyak-iyak na si Sabi niya. This might technically be a game para sa Sunspark. It's all because nahuli sila doon. It's actually a very, very good bait na munti ka na mamatay dito yung si JP pero na-comeback nila from that position. And also with the penalty zone, perfect position on everyone and the sustain. Akala ko, to be honest, ma-hold nila yon. It's because Siren, na-hold niya na yun, nahihil niya na yung mga kakampi niya. Kaso, it's all about JP na pinuntahan siya onto the backlane. Kasi lang definite burst eh. Kung baga, the only burst that they have is from Pakbet. Falling Star Moon, and syempre, alam mo na yan, Stardust Dance,